Yung Nalunggaw is around 100 kilometers from Pampanga. Ganda pacing dito eh. Mga konting lubak nga. Ngayon lang ako naka-full throttle ah. Lapit na kami oh. Ito na yung mga bundok-bundok eh. Talo ko ba na tayo? Ah, ito na yung ano. Ito na yung ilog. Bag na lang kami dito kapag open na yung doon. Yung mismo na sa park. Yung bawali, tilapia. Yo, what's up mga bro? Ride kami ngayon ni OBR sa Minalunggaw. Tingnan lang namin kung open. Kapag ako sakaling sarado, hanap kami na ibang pupuntahan doon. May iba isiha yun, Bino? Nandiyadilig si OBR, nag-single mic lang ako ngayon. Ano oras na? 11:43, alas 12. Late na kami nagising eh. Okay lang naman, kahit abutin kami ng gabi doon. Wala naman problema. May MDL naman tayo. Kaya mas okay din sa amin na bumiyahin ng pahapon or after lunch. Yung Minalunggaw is around 100 kilometers from Pampanga. Merong mas malapit na daan. Ilang kilometers yung malapit, B? 90. Ang daan nyo sa Magalang. Pero kami, dito kami dadaan sa may Tarlac, no? Oo, may Tarlac. Para maiwasan namin yung mga lubak-lubak sa Araya tsaka sa Magalang. Medyo malubo kasi doon pag doon kami dadaan sa Gapan. Yeah, pero ang daan namin ngayon nga Tarlac. Parang long way na, konti lang naman. Yeah, dito kami dadaan sa may gilid ng SM Clark. Bakit? Natatawa. Tawasan ako ni Javier. SM naman talaga yan eh. Yan, dito tayo. Tapos ang labas natin doon sa may ano, Balakat Gate. Madalas nyo naman siguro nakikita yan sa mga ride namin ni OBR. Dito kami madalas na madaan pag pa doon kami. Tapos dire-diretso tayo doon, Mabalakat Gate. Tapos imbis na kakana, kakaliwa tayo. May pakita ko sa inyo. Dito na kami sa may exit ng Balakat. Exit. Kaya yung pinapakita sa inyo yung mga nililiguan. Para syempre kung sakaling pupunta kayo, medyo may idea kayo saan yung mga likuan. Pero sundan lang naman namin talaga yung maps. Although maraming ibang daan, ayun nga, pinipili namin yung medyo kabisado namin, tsaka yung mas alam namin na walang traffic, less traffic, less lubak, ganun. Kaya pinapakita ko na rin sa inyo. Halimbawa dito sa Clark, pwede kayong dumaan dito eh. Pwede kayong lumigo dito kesa dumaan kayo dyan sa may MacArthur ng Mabalakat, matraffic dyan eh. Ito, pwedeng daanan. Yan, dire-diretso tayo dun. Kanto yan eh, yung MacArthur. Tapos diretso pa tayo. Ito sa part na to kasi maganda na yung kalsada. Spaltado. Hanggang dun, dire-diretso na yan dun. Kasi makadating nung sa may kanto. Yung kanan nga pamagala, yung kaliwa Patarlac. Bali dun ang daan sa may Patarlac. Maganda din humataw dito eh pagka maluwag. Pero minsan medyo marami sakyan dito. Kaya chill ride lang din dito. Dito oh. Kalingan niya maluluwag. Oh, yeah. Yan, kaliwa kami dito pero parang sarado. Open. 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 Yan. Yan, dito kaliwa kami. Pero pwede rin naman doon sa kabila. Kanto naman yun eh. Yan, mas madali dito kasi dire-diretso na tayo doon sa may kaliwa. Yun doon, may daan din. Kaya lang ha, malubak. Nadaan ka ng Arayan. Pero dito, hindi pa namin alam kung naayos na yung kalsada. Sana maayos na rin yung kalsada rito, no? Tingnan na lang natin. Ayan o, kanan pa Magalang, kaliwa pa Tarlac.
Yung last time na pumunta kami dito, maraming road repairs. Ano, matagal na yun? O, ngayon, siguro ayos na. Maganda na, mukhang okay na yun. Wala na masyadong ginagawa. Asfaltado na rin. Luwago, Monday ngayon eh. Monday, wala pa rin umubiyahe masyado. Saka dito, maluwag talaga dito. Yun, pinapaliko kami dito ng Google Maps sa kanan, pero hindi namin sigurado kung tama. Check muna namin ito sa natama to. Naalala na namin ito, Mabuhay San Francisco. Dito yung daan namin. Ito rin yung daan, no, pagka Padinggalan. Dito ito, dito yun eh, kasi lumigo rin tayo dito eh. Ninggalan at Aurora. Ito yung daan. Tayo naman, paikot tayo. One way by Siha. Ano tayo sa may palengke ng Concepcion, Tarlac. Palengke ito eh. Tapos pakanan tayo, no? Hindi masyado makita yung maps eh. Parang maano siya eh, nasisinaga ng araw. Ito one way. Yan, so pakanan lang tayo, tapos iligo ulit tayo sa kaliwa para makalabas tayo ng highway. La Paz. Diretso na ulit to. Ganda pacing dito eh. Dito nakakarat-rat ka. May mga konting lubak nga. Kailangan maingat lang kayo. Nakita nyo agad yung mga lubak. Ano ka na, makapag-pacing ka ng 100, 80 to 100. Ah, maluwag eh. Ganda pa ng view. Puro, ano? Pag yan, palayan, no? Kaya na kami dito. Akala ko yung kaliwa papunta ng La Paz. La Paz yung kaliwa. Papunta ng La Paz yung kaliwa. Itong kanan, papunta ng Saragosa. Tama, no? Oo. O, ito yun. Pa Saragosa yun. O, yun. Tarlac City at Saragosa. Dito tayo. Kailas Jessa. Jessa, let's go! Ah, nare-diretso na ulit. Medyo maraming lubok dun eh, sa may kabila. No? 60 na lang. 60 kilometers na lang daw kami, sabi niya, BR. Malapit na. Bilis na ang biyahe, basta maluwag ang kalsada. Saka dire-diretso, no? Daan. Although medyo may mga lubok-lubok dun sa main highway. Grabe yung lubok, ah. Ito na tayo sa arco ng ano, Nueva Ecija. Sobrang dami yung lubok dun. Wala kung pinaayos nila o anong ginawa nila dun. Ito, ito na yung maganda, no? Mas maganda dito. Sana, walang lubak. Bungod pala eh. Lubak eh. Lala ko dito dire-diretso na, na magaganda kalsad. Natay, kumakabak-bak tayo dito. Lubak pa rin. Yung nakaturo dun, dun yung pabaler. Yun dapat baler. Pero kami diretso. Bilayo pa tayo, 45 kilometers. Sarap pag mga ganyan yung view, no? Parang ang ginhawa. Diyan kami mahilig mag-stop over ni OBR. Mga palayan niya ang tabi. Sarap kasi ng hangin pag mga palayan niya. Gilid, mahangin siya. Tapos na tayo sa Saragosa, ano? Ang ganda ko, puro palayan. Hanap mo namin ang matitigilan. Inom na ang soft drinks na. Stopover muna kami dito ni OBR. Pero tong bote mas mura. Kaya muna ako ng Pudgy Bar tsaka
Mountain Dew. Ha? Ano ba? Sa beer. Sa ADB. 50 kilometers na lang yata kami. Malapit na. Yan, bihay na ulit kami. 44 kilometers na lang pala. Medyo malayo talaga yung inigutan namin. Kung sa kabila kami doon, mas malapit talaga. Pero okay lang para mas ma-enjoy natin yung biyahe. Malayo-layo. Daka maganda view. Ang ganda oh. Yung mga favorite namin daanan. Medyo marami nga lang sira yung kalsada dito. Kumpara nung nagbagyo kami. No, mas okay daan na. Sa Pagpapangasinan, okay din mga daan. Dito medyo may konting sira. Yan ang mga ganyan. Potholes. Ngayon lang ako naka full throttle ah. Up. Wala masyada hangin. Saka maiksi lang no. 110 agad. Lakas talaga si ADB. Pagka ano. Kahit dalawa kami ni Obier. Makakaya niyang umudulo ng malakas. Saka mabilis siya maka 100. Kahit dalawa kami ni Obier. Paka solid ng aid. Lalo pag nagpanggilid tayo nito no. Mas lalakas palalo dulo niyan. Pagkas mo na tayo. Uber na lang eh. Dito na kami sa Santa Rosa daw to. Santa Rosa, no? Sabi ni tita doon sa pinilhan namin ng soft drinks. Nasa maps kakanan tayo. Na kilometers na lang. 34. Lapit na kami. Konting biyahe na lang. So, doon lang kami kakain. No? Meron daw alam si OBR na masarap na kainan doon. Ayun, di pavilion. Sana open din yung Minalonggaw, no? Bakbakan na ulit. Ano, maganda na kalsada. Ang best pala ako nakapag-full throttle eh. Wala masyadong bakbakan. Ito, mukhang maluwag, oh. Daming kanto, no? Mas maganda kalsada rito, oh. Tayo. Yay! Ikakaliwa na kami dito pala. Pero, kaliwa kami. Kain tayo. Ang lugar na to, San Leonardo. San Leonardo to? Okay. Si OBR kasi nakakaalam nung mga destination namin. Ako ay driver lang. Siya nagpaplano ng mga ano namin eh. Anong tawag doon? Itinerary. Oh, itinerary namin. Si OBR ang bahala dyan eh. Nasundan ko lang yung mga sinasabi niya. Saan pupunta. Kaya minsan namamali ako ng mga lugar. Yan. Si Javier talaga ang ano niyan. May alam dyan, di ako. Kaliwa daw ulit. Kaliwa, kaliwa. Kaliwa lang naman eh. Meron din sa kabila. Oh. Pero pinakakaliwa na tayo dito. Kaliwa na tayo dito. Yan o. Oh. Kaliwa daw yun. Pero may daan din dun. So, nasundan natin yun, no? Kadugsong lang din naman. Parehas lang. Tingnan ko eh, parehas lang ang result. Hindi ko, ganun din yung daan eh. Pag kung dumiretso tayo kanina. Oh, ito lang din, yung diretsyong yun. So, siguro matraffic dun. Kaya dun kami pinadaan ni Google Maps. Ayos, walang traffic. Shortcut ba?
lapit na kami, oh. Ito na yung mga bundok-bundok eh. Sa looban na tayo. 20 kilometers pa. Pero puro ganda yung daan. Liblib, medyo liblib. Parang ang masakyan dito. Punti lang. Sarap magbiyahe. Oras na, 2:20. 2:30. Bumalik pa nga kami kanina sa bahay. May nakalimutan kami. Nung nasa Clark na kami. Pero umaga pa rin tayo. Alas 2 pa lang. Ligo daw tayo sa kaliwa. Welcome Papaya. Ano yun? Papaya yung lugar? Ano yung Papaya? Papaya yung lugar. Papaya. Welcome to Papaya. Ito sa kabila tayo. Tayo sa Papaya. Dito tayo sa pagkakaisa sa Diyos at sa bayan. Nakalagay. Ayos. Idan din dun eh, no? Ano to? Alternate route. Fiesta yata dito, oh. Rio Chico. Rio de Janeiro, Brazil. Rio Chico. Barangay Rio Chico. Itulay, oh. Nakaanan tayo tapos tulay. Minalonggao National Park. Ayan sa bahay. Hindi, dito. Ito po malamang. Ah, dito na. Ah, dito? Okay. Hello. Ayan, dito. Minalonggao National Park. Runway. Ang dalawa lang, kalilinis lang ni ATV. Motor wash lang ito eh. Hindi, ginagawa, may ginagawa, ano? Ganda. Kasya naman dito. Pag dalawang kotse, hindi kasya, no? Oo. Baka doon nandahan sa kapila. Hindi eh, wala kayo. Ewan ko. Kaya malapit na kami. Medyo off-road ah. Hirap dito pag maulan, no? Ginagawa. Ano pag pabalik? Sarado yan. Ito yung bagong tulay. Sarado pa. Sarado pa yung bagong tulay. Ito talaga yung daan. PMP, man-made paradise. Oh, ganda yung view, oh. Solid. Nabundok na. Tayo na namin sa las ng hangin. Sarado daw yung Minalonggao, yung Minalonggao Park, pero yung mga katabi open. So doon na lang tayo sa mga katabi ng Minalonggao. Ah, ito na yung ano, ito na yung ilog. Tabi-tabi. Punta muna namin doon, din namin yung itsura ng sarado. So balik kami, hanap kami ng resort o spot na tatambayan namin. Hindi kami magtatagal, uwian lang din kami ni OBR. Ito yung Minalonggao National Park, pero sarado na siya. Yan ang nakasara. Yan yung daan. Picture mo na lang ako dito. Ito kami ni OBR sa Emilia and Rufino's place. 50 pesos entrance. Doon mag-entran sa taas. Tapos ito na yon. No? Dito. Dito parking area. Ah, this way to parking area. Ayan ang parking. Oo, doon na. Dito na kami sa may ano. May baba. May si ADB. Yag ka muna doon. Puntahan natin. Ang ganda ng view. Kita na yung ilog dito. Tingnan nyo. Ayan yung ilog sa baba. Ayan.
pa natin. Mga cottage, libre lang din. Kaya okay din dito. Ayan yung ilog. Ganda. Pwedeng mag-rafting daw. Kaya lang ano, 1K? Kaya tayo. Kami lang tao dito. Walang iba, oh, naka-steady lang. Ay, kasi hindi ka makakadaan dun eh. Oh. Ayun yung bridge, oh. Diba yun yun? Yun yung pinakamaganda yun sa loob nun. Yun oh, yung makalagpas ng bridge. Alam ko yun yung pinakamagandang part ng Minalonggaw eh. Kaso sayang sarado, no? Pupuntayin natin doon. Tingnan muna kami siguro. Kain muna kami na chichirya. May bama may mga chichirya. Merienda muna. Ah, pwede ka mag-ubi. Kaya pala may mga nag-overnight. Ito pa yung mga ibang raft. Pwede kayo maligo dito. Sa entrance sign 50, okay na. Mag-bike na lang kami dito kapag open na yung doon. Yung mismo doon sa may park na Minalonggaw na. Pauwi na kami ni OBR. Pero magdi-dinner muna kami doon sa D Pavilion. Maganda pala dito, sayang sarado, no? Yung ano, pero yung drone natin, hindi ko na pinalagpas doon eh kasi baka ano eh, bawal. Lasing ng hangin doon sa tulay, no. Ayan, napaabot naman natin doon sa bandang tulay yung drone natin. Kaya medyo nakita niya na. Pero doon yun yung mas maganda, no? Yung diretso doon. Oh, tapos pwede doon kayo pwede mag-rafting ng tadaling kayo sa dulo. Dali sa dulo. Tapos 1K yata na next time. Sa ano pa daw ang bukas? February. Oh. So, siguro balikan namin 'yan ng Feb para makapag-rafting kami doon. Gusto namin makita 'yan eh, maganda 'yan eh, mga rock formations. Ano mas ma-enjoy tapos siguro maligo kami para mas masaya, no. Oh, overnight pwede mag-overnight. Tapos mura lang, no. Kano rooms nila pag overnight? 1K. Do sa entrance, 50 pesos per head ang environmental fee. Tapos sa mga resort, 50 pesos ang entrance. Tapos free cottage. Ewan ko lang kung ano, kung kapag madaming tao, kung free ang cottage. Kaya pala sinara yun. Kasi nung bumagyo daw, umabot na yung tubig hanggang tulay nung bumagyo. So, nire-renovate nila yung mismo dun sa may park. Ayos pa nila. So, kaya sa Feb pa magbubukas. Ayun, no? Ang linis ng ilog, eh. Linis na tas ang babaw lang. Hindi lang talaga kami, wala talaga sa plano namin na maliligo. Wala kami dalang pang kami. Gumala lang talaga kami. Gusto namin makita. Kasi nga, hindi rin namin sigurado kung bukas na sarado. So, ayun nga, sarado pa siya. Kaya okay lang din yung lakad namin na late na. Nabunta lang kami ng kainan sa D Pavilion. Ito na kami, oh, D Pavilion. Dito kami mag-dinner. So, EDB, pinar ko muna doon. Merong live band ngayon dito. Ganda pala dito, eh. Kasi, oh, beer. Yeah. Milk tea and coffee. Entrance, 50 pesos.
yung kubo namin. Ayan, dito na kami sa Di Pavilion Farm. Ganda pala dito. Para siyang ano, yung style ng isdaan. And of course, meron kami tatlong set for tonight. Ayan, so after this, 2 months ago. Ayan, so sana wala ko muna huwi na maaga. And of course, we have a paggabi talaga siya. Oh, maganda dito pagkagabi kasi magaganda yung ilaw eh. Saka may banda. Meron pang ba siguro banda niyan hapon? Ngayon, nakaka-start lang siguro ng banda mga alas 6. So, ito yung food nila. Ang in-order namin yung bilao. 1-6. Te-take out na lang namin pag hindi namin naubos eh. Ganda na ambience, mahangin siya. Sulit ba yung guto mo? Ano, kanina nung umalis kami, hindi na kami na kumain. No? Hindi mo kami nagugutom. Chichirya lang kinakain namin. Kaya ngayon, madami na in-order namin. Maraming kakainan namin. Ito na yung food namin. Bilis na. Oo. Chungkawali, tilapia, kani, bangus. Itlog na pula. Itlog na pula. Pansit. Sarap. Gulay. Chop drinks. Kain muna kami tapos. Diretso ka namin yung win ng Pampanga. Yun, win na kami ni OBR. Ayun, nandun kami binadaan sa kabila. Kabilang side. Wala namin, naliligaw na kami eh. Parang gitna ng palayan yung mga daan. Ito may mas malapit daw dito. Ano talaga pagkagaling kami ng or pagaling ng Minalunggaw, doon talaga padadaanin kasi iikot pa. Kapag ano, may daan din doon, didiretso ka tapos babalik ka dito. Paikot. Kaya doon kami pinadaan ng Google Maps. Ngayon dito na kami dadaan. Mas malapit dito. Yung arayat na dadaan na namin para mas malapit. Tsaka mas kabisado namin yung daan doon eh. Compared din sa kabila kanina. Kaya na lang namin nadaanan yun. Oh, simento na yata. Oh, ilang beses na kaming bumiyahin na ano eh, gabi ang uwi eh. Pag napunta kami ng kala Boss Carl. Parang twice na. Tapos nung 1-5 nagpunta kami ng Little Vegan. Oh, gabi rin uwi na. Doon yung daan eh. Na mas malapit. So doon ang dadaan na namin ngayon. Yung palang kubo doon, free. Free yung kubo, ano? Ba't may 300 na nakalagay? Ano 300? Ah, okay. Pag weekend, may bayad yung kubo. So yung kanina sa amin, free lang. Tapos yung food lang namin, may bayad. Oo. Oh, kasi pag weekdays kasi konti lang ang tao. Magaya ngayon eh. Monday ngayon eh. Nung weekend, siguro sobrang dami. Kaya may bayad yung kubo. Tinikout namin yung mga hindi namin naubos na food. Kainin pa namin yun pag bukas. Para sulit kain. Medyo mahal eh. 1-6. Pero ang dami eh. Daming serving, no? Kaya okay lang. Pang-apat eh. Good for 4. Isang bilao. Ito na yung highway. Mas malapit nga dito. Ang layo doon kanina ang dinaanan namin eh. Ang dilim mo. Sa gilid. Ang dilim. Wala na kayong makikita rito. Pero yan, pauwi na kami ng Pampanga, 66 kilometers. Dito ka siguro tapusin yung vlog at napakadilim. Oh. Wala kayong makikita sa daan. Alright mga bro, ride safe!